sa aming YouTube channel, Waling Alex Channel. So yan mga kastig, meron lang nagpapa-shoutout kay Daddy. Barako Boys, yan. Shoutout po sa inyo. God bless po sa inyo lahat. Okay mga kastig, ayun. Shoutout nga pala kay Rancel Hernandez Reyesares. At kay Romel Benaventura. Kay Andrew Lord. Yun din po kay Jerry Pater. Ngayon po mga kastig, God bless po sa inyo lahat. Okay, good morning sa inyo lahat mga kastig. Okay, nandito lang po yung aking gagawin na request po ng bilang sa mga subscriber. Gumawa po ako ng isang kinakasal, 25 volt action. So mga guys, ito yung aking, hindi kasi yung sa akin, sarili kong version. Wala akong pinagaya. Kumbaga, diskarte kung paano lang, kung paano gagawin, kung paano gumawa ng version ng port action. So guys, ito yung sa akin. Okay, makastig. So ito yung aking gagawin ng port action. Marikas po mga subscribers. Okay, sarili ko, inulit ko po, ito po yung sarili kong version. Kung hindi magustuhan yung iba, ay papamahin niyo kung hindi niyo ano. Pero ito po, sarili kong tawag dito version na ginawa ko na okay naman, wala naman singaw, wala ano. Kumbaga, sarili ko diskarte, kung ano man yung diskarteng pansarin sa inyo. So, nirespeto ko yon. Ito lang, sa kailangan, kaya ko gagawin itong aking version ng bolt action. So, ito mga guys, papakita ko na sa inyo. Una po tayo dito sa tubo po, dito sa mismong papasungan po ng bala. So medyo may kahirapan po dahil hindi mo kompleto sa gamit. Ito po yan, sukat na po natin. Ang sukat po nito ay 1 feet and 1.10. Bali na sa ano po yan, 1 feet. Yan po sa derecho, 221. Malapit sa 110. Okay. Tapos po, ito lang po ang pinakalagayan po ng mismong jolen or bullet, marble. Ito po ang sukat po niyan. 15. Ayan po. Tapos, ito lang po isang to ay yung pinapasok po itong ito po, yung pinapasok itong ating barrel na 20 mm. Ayan. So simulan po muna natin. Okay. Pasok po natin to dito po sa loob. Ayan. Pasok po natin yan. Ayan. Ayan, kung napapasin nyo, meron po siyang butas, lagayan po ng jolet o bala, gagawin bala. So ayan po yan, may mga marking naman siya. Tapos gumawa po ako ng isang PVC na ihasal pa ko dito para hindi po maka discuss o makapinsala itong palikover lang po siya. Ayan po yan. Nakakastik. Ayan po yan. Sa acoustic, kung nyo napapansin, meron siyang konting distansya sa loob. Ito po yan. Ang sukat po nito ay 4 po ang kanyang sukat. Ayan po. Ayan. So ang gagawin natin yung acoustic, ito yung sinasabi ko sa inyo na nilalagyan ng bala. So ang gagawin ko, ito po yan. Meron po, kung napapasin nyo, meron po tayong mga jolen dito. Ang mga jolen ito, ito po yung mga iba't ibang klase, iba't ibang size. So, ginawa ko to rito para po sila ay lahat magamit at hindi po nalalaglag. Kahit pag siwas-iwas natin at ito pong PVC gun dry po, hindi po siya malalaglag dahil po dito. Ito po ay kulay orange sa electricity. Ito po yan. Ito po, pinuto ko po siya. So, ang ginawa ko po dyan para magkasya lahat, balik kinayas ko po to. Kayas po lahat yan. Kayas. Kinakayas ko po yan. Na paluwag, pasikip.
So, pag ibilalap po natin dito yan, pasok po yan. Ayan. Pasok po siya. Kahit po siya, ano, hindi po nalalaglag. Ayan po yan. Tapos may malaki pong bala. Ito po yan, malaki. Kasya rin po yan. Kahit siya pagwagwagan na ganun, hindi po mahuhulog yan. Yan po, eh, hindi pa masyado pasok na pasok. Lalo kung yan ibabala nyo sa loob, medyo mapapagkaroon siya, lulubog po lalo yan. Yan. Kung hindi nyo pa susundutin yan, hindi pa mahulog yan. Ayan po yan. So, ito po yan, mga casting. Kaya po siya merong tape para dito po yan. Kasi maluwag siya. At dito po maluwag siya. Ayan po yan. Papasok po natin yan. Pero lagyan po natin siya siyempre ng super glue. Ito po yan, exact one po yan. Para dito po yan, pag-angat po nito, pag-angat itong pinaka, itong pinaka nas tubo sa loob na 20 mm. Sasakto lang po siya dito. Sasakto lang siya dito sa pinaka butas ito. Ayan po yan, mapasok natin yan. Ayan. Ito po kaparasong to, dito po yan, sa natitirang yan. Ayan. Para po dito yan. Pero hindi po ito yung pinaka body chamber po niyan. Yung body chamber po nito, ito po yung dinemo ko kahapon na version, new version na body chamber. Bali, ikot mo yan, ganyan, dito po yan. Ay, ganyan po yan. Kaya yun po yung pinakadulo yan. Dulo po, ito po yung dulo, ito po yung male adapter. So, dako po tayo rito, mga casting. Ayan. Nakita niyo po yan, nandito yung tubo. Meron po ako itong sukat ay 20 mm to. Sukatan po natin. Ayan po yan. Ang sukat po nito ng tubo ay 2 feet and 27. Ito po yan. Sa mga casting, depende po sa inyo kung gusto nyo po lang 2 feet. No, pwede po yan kahit pekse. Nasa inyo po yan. Basta mahalaga po rito. Ang importante ay maipakita ko sa inyo kung paano ang pagwa po ng bolt action na version ko. So, ganito yan guys. So, kukunin natin. Kukunin ko po ulit. Hugutin ko to. Ayan. Hugutin ko po ulit yan. So, hugutin ko rin po to. Yung pinaka tubo na 20 mm na nakapasok po dito sa tubong to. Ayan. Bali, ang diskarte po nito, makikita nyo, maliit po to. Ito po, pinalapat, pinalaki ko yung butas, kinayas ko siya. Kayas talaga siya, kayas na kayas siya. Para magkasya po to, yung dulo nito. So, ang mangyayari po niyan, kung ito po, papakita ko sa inyo, i-demo ko po sa inyo. Pag dito po yan, nakaganyan po, diskarte niyan, mga plastic. Ayan po, ipapakita ko sa inyo. Pagkasapo niyan dito, dito may, ano, tutok sa piyakal. Pagkasapo niyan dito, pagtulak itong mismong sliding ito, ng pinaka, ito po pinaka tubo na to, papasok po dito yan. Pagkasa niya, pagkasa niya, dito yan. Papasok dito yan sa loob. Yan, pasok na pasok po yan. Medyo hindi ko pa may pasok gusto kasi medyo meron siyang pinaka marking. Medyo matatagal tayo pag sumangat ng gusto. Ayan po yan. Kaya pag pasok, pagkalabit niyo ng gatilyo, pressure hangin, diretso dito pati jolly niyan. Dito po tatama yan, diretso yan. Hindi po siya babangga o anuman mangyari, meron pong magiging problema sa loob. Wala po yan dahil ito po yan, pinakadiretso niyan. Kinis na kinis po yan. Pati po ito. Yung jolly po nito, kasi yan, pasok din sa loob yan. Papakita ko sa inyo. Yung example, papakita ko sa inyo, yung pinaka jolly. Ito po yung pinaka jolly. Pakikita ko sa inyo na wala po magiging problema sa pagdali po nito. Dahil iisipin nyo kasi dukto lang siya. Pero duktong po yan, pero nakasetup yan. Maganda po pagkakasetup niyan. Hindi po yan para babangga sa loob. Wala po yan. Dahil pantay na pantay. Kinis na kinis po yan. Wala pong isang magka-hams na ano. Wala po yan. Ito po yung jolen. Dire-diretso po yan. Papasok po yan dito. Lalabas po dito sa kabilang dulo. Yan, pagunong po yan dito. Ito po yan. Yan po yung jolen. So, dito po wala po problema rito. Wala po magiging problema dyan. Kaya, pakita ko po sa inyo yung paano po basok yung jolen. So, ganito po yan. Ang nangyari yan. Hiwalay po natin yan. Papasok po rito. Ito po, papasok po ulit para klaro po sa inyo lahat. So, ganyan po yan, mga casting. Pagpasok ko po yan dito, eksakto, dito po yan, yung pinakabutas niyan. Pagbutas nyo yan, tatapat nyo po rito sa pinaka dito, sa pinakamalapit dito. Ayan.
Tapos, kukuha po kayo lapis. Halimbawa po, ito yung lapis. Guguitan nyo na po yan, nakakasting. Kung napapansin nyo, ay, meron na po siyang marking. Oh, yung pinaka-square. Para hindi po kayo umalito. Kahit ako, ganda ginawa ko, para hindi umalito sa paggawa. Ayan, meron po siya pinaka-guhit. So, ito po yung guhit yan. Lagi-lagi nyo yan. Ikakasal nyo yan ganyan. Parang may hangganan siya. Pagtulak nyo yan, kailangan po, itong pinaka, yung marking na to, ito yung guhit ng lapis, hanggang dito lang dapat siya. Dito, sa may pinaka dulo itong pinakabutas. Dito yung pinaka, itong dulo nito. Yan. Pagkasal nyo pang ganyan, kailangan ganyan po yan. Dahil dyan po yan. Ayan po yan. Dito yan. Ito dito po papasok to. Ayan. Ayan po yan, papasok yan dito. Medyo hawakan nyo to, kasi kinayas po natin yung pinakadulo nun eh. Yung itong tubong to, kinayas natin yan. So, gagawin natin yan para makita natin, maging eksakto, tutulak natin to. Hahawakan natin itong dulo. Ayan. Pagpasok po nito, automatic yan, sisit po siya doon sa pinakaduktungan. Hawakan po natin to. Ayan. Papasok po yan sa pinakaduktungan. Ayan po yan. Kita nyo, gumagano siya. Itutulak lang po natin uli yan dito. Ayan po yan. Yung marking yan. Dapat nandyan yan. So, nakita na natin yan. Dito yung kailangan yung marking niya. Ito lang po yung tubo. Yung tubo natin. Sabihin, nakapasok na po yan. Eksakto na yan. Doon sa pinakaduktungan. Pakita ko po sa inyo, huhuguti ko po rin. Medyo mahirap eh. Medyo parang medyo mahirap ipaliwanag kasi medyo mer po talagang i-demo. Pero eya katutoy, papakita ko sa inyo ulit. Pag-ugot po yan, papakita ko, huhuguti ko po to. Dala po yan kasi nga duktong, nakaduktong na siya. Ayan po, kita nyo. Ayan po yan, nakaduktong na siya. Ayan po yan. Kaya sa inyo, marking doon, kung i-demo ko sa inyo, ganun gawin nyo. So, babalik po ulit natin yan para may continue ko yung aking pag-ano sa inyo. Ayan. Ayan, mga casting. Uguro ulit natin, ha. Ayan po yan. Yung pinakanggana yan. Yun. Yung pinakabuhit. Kaya may marking nga po tayo doon sa amin yan. So, napapansin nyo, meron rin po 1-2 tape. Di ibig sabihin, ito po yung pinakatanda. Tanda nung pinakahangganan nun. Eksakto siya yung duktungan niya. So, ang gagawin natin dyan, mga casting, ganito. Meron po tayong, kung tawagin po ito, coupling. Ito po yan, 20mm po ito, na aking pinanipis din. Aking pong pinanipis ng aking cutter. Matalas po yan. Pagka-cut po niyan, ginamit ako po ng liya magkabila. Gagamitin ko po siya, bali parang pinaka-connector, gitna siya para magduktong. Ayan. Duktong po yan. So, ang mangyayari niyan, kasyang-kasya siya rito. Ito po yan. Tapos po, papasok natin to. Kasama po itong tubo ito. Pero to, pagkasama po nito, hindi po ito gagalaw. Hindi po siya matitinag. Nandiyan na po eh, nakapix na yan. Ito bali ang gagalaw lang. Pag ihilahin siya, mahuhugot siya roon sa pinakatutungan. So, ito, makita niyo yung mga casting. Tubo ito, no? Di ba maluwag siya? Maluwag po siya yan. Kung napapansin niyo, maluwag. Ang gagawin po natin dyan, lalagyan po siya natin ng masking tape. Yung masking tape po na... Ito po yung masking tape. Gagamitan po natin siya ng masking tape. So, dito po yan. Lagay po tayo dito mula dulo 1, 2, 3, 4. Depende po sa inyo kung ilang masking tape ang inyo po ilalagay. Katulad po lang dati, kaya po natin ilalagyan ng masking tape para po magkasya dito sa butas. Yan. Hindi ko na po lalagyan ng tape. Ibali, magtatagal tayo eh. Pero lalagyan po natin ng tape yan sa 2, 3, 4. Sa akin po 4 ha. Depende po sa inyo kung ilang gusto nyo lagyan para mas matibay. So pagkalagay po niyan, ng masking tape,
kung kasi na po siya, lalagyan po natin ng ayan, tawag po dito, yung super glue. Ayan. Saka ito po, siyempre ito, pag bago nyo yung dikit yan, lalagyan nyo na po yan, pipix nyo na, super glue po gagamitin natin yan. So ito yan mga casting. For example, meron po siya mga tape, lalagyan po natin yan, isa, dalawa, tatlo, apat. Lalagyan na po natin yan. So pagpasok po niya, eksakto na po yan. Pag nilagyan nyo po ng ano yan, nakaribil na yan. Saktong-sakto na yan. Papasok nyo po yan dito sa loob. Ayan. Tapos lalagyan nyo rin siyempre ng ito. Eksakto na po yan dito. Lalagyan nyo ito ng super glue. Dudukin nyo po yan dito. Ayan. Nakakastig. Kaya pasin nyo, diretso na siya. Ayan siya. Diretso na. Ayan po yung mga casting. Diretso yung diretso siya. So gagawin na lang natin mga casting. Yung tulad na sinasabi ko sa inyo kanina. Ito po yung pinaka yung sa electric yung PVC niya. So ito yung lagay ng Jolen na sinasabi sa inyo. Idudugtong po natin, papasok na siya natin dito sa loob. Ayan. Eksakto rin po yan. Pagkasal ito, pag-urong ito, nito PVC nito, nandito na po yan. Dito lang tatama yan. Ito po yan, yung Jolen. Nilagay po ng Jolen. Sa electric PVC to. So ito yung sabi ko nga po sa inyo, lahat ng klase po ng Jolen. Basta Jolen po. Kasya po yan. Hindi po yan basta mahulog. Yan. Yan, hindi po mahulog. Pag ilagay po natin yan, hindi po mahulog yan. Yan po yan. Kasi iba po ginagamit nila. Yung PVC na rin na 20mm, itong ganito, diyan lang po, diyan lang po sila umaasa eh. Eh kung ito po, kasi mangyayari dito, mayroong maluwag, mayroong masikip. So ang mangyayari doon, pag hindi siya pwedeng itaob, kasi mahuhulog. Pero kung itong gagamitin natin, hindi po siya mahuhulog. Kahit ipagtauban natin, ipagwagwagan natin, hindi po mahuhulog yan. Kasi hindi nga po nila ginagamitan ng ganito. Kasi iba nakita ko na Jolen gamit, wala po silang ganito. Dito lang po sila, umaasa yung masikip, okay. Pero pagdating sa maliit na Jolen, maluwag siya, mahuhulog siya. Okay, may Jolen naman, hindi naman nakasya rito sa PVC. Hindi na magagamit. Pero ito, gamit po lahat yan. Saka kukulin yung PVC, siyempre, yung medyo malaki siya, medyo maluwag, magdadala na kayo ng Jolen. Kasi meron pong PVC 20mm na medyo masikip, yung maluwag. So ito po yan, dako po ulit tayo dito sa pinakalagay po ng Jolen. So ito po yan, papasok po natin dito yan sa loob. Ito po yung kasahin niya, nakakastig. Papasok po natin ito, lalagyan po natin ito ng siyempre super glue. Ayan po yan, papasok natin yan sa loob. Ayan, kita niyo yan. Tapos ito po yung pinaka, hindi po ito yung pinaka body chamber, ito iba po. Yung body chamber ito, yung aking kahapong demo, binilag ko sa inyo na new version ng body chamber. Doon ko po ikakabit ito. So, ayan po yan. Tapos, ilalagay po natin dyan, ito po. Ito po yan. Meron po ko isang turilyo rito na nilagay. Kumuha ko ng isang, nagkat ako ng maliit na PVC na pinagsapin ko. So, ang ginawa ko, hindi nga ko siya ng pinagsapin ko, hindi nga ko ng super glue, pinagdikit ko, pati ilalim. Pinatsiyan ko yung parang tawag dito, yung nilagyan ng pasta, yung parang pinakatapal. Para pagdikit dito, nakatikit siya. So, ang mangyayari dyan mga casting, ito yan. Meron po ang ginawa na, ito po, medyo luma na siya dahil medyo, kumbaga, ano naman to, demo lang naman, sample, para makita niyo kung paano gumawa ng bolt action. So ito yung casting, ilalagay nyo dito yan. Yan. Lagay po rito yan sa pinaka ano. Tapos, lalagyan po natin dito lang. Dito po natin didikit yan. Mga casting. Yan. Ganyan po diskarte niya. Tapos kakasa po natin. Ididikit po natin yan. Okay yan, mga casting. Ito na. Lalagyan na po natin ito ay yung pinakakasahan. Ayan. Mayroon po siyang turing yung maliit sa loob. Lagyan po natin yan.
Matibay naman po ito. Basta makita niya ngayon. Medyo patutuyin lang po natin yung konti. Saka natin pagkaganahin kung paano siya ikasa. So dito po natin ilagay ang kastig. Medyo na parami. Yan po yan. Dito po yan. Yan po yan ang kastig. Dito po natin ilagay yan. Matikita nyo, dikit agad. Ang bilis yung dumikit. Kaya yun po nga po sinasabi ko, kailangan talaga pag ano, dikit agad siya. Huwag na po yung matagat pala pag papasok po nung sa chamber. Nilalagyan po kasi yun, yung ating 32 by 20 na reducer. But, hindi po basta sinasano yun, sinasalpak lang yun basta. Nilalagyan ko po rin ng konting bahid-bahid yun, yung magkabilang bilog nun. Tapos dahil-dali ko pinapasok din sa loob. At bukod doon, pagkalagay nun, yun yung pinapatakan ko lang sa loob ng super glue. Ang kabila po yan. Pagkatas yung kabila naman. Pagkatas yung kabila, isang reducer ulit, ganun po ulit gagawin ko. Lalagyan mo kabila yan. So, ganun po talaga kahirap, katsaga. Dapat tsaga rin po talaga. Kaya sinasabi ko nga po, paggagawa, kailangan talagang pulitong paggawa, yung quality ba, para matibay. May iwasan po yung sinasabi nga mapagsabog o yung pagkasira ng ating PVC pipe gun rifle. So, ito yan guys, medyo, hindi natin alam kung medyo okay na to. So ito po yung pinaka ano niya tawag dito yung pinaka ginawa ko na ito hindi papasok dito ikakasa. Medyo kulang lang siya ng washer, maluwag siya. Ayan, maluwag na po siya. Kukuha po tayo ng isa pa para magkasya. Okay mga kastig, ito yung ano, ito yung ating gagawin dito. Tumilo siya, medyo may kalumaan na siya. Okay. Tapos po, lalagyan po natin ang washer. Basta diskarte na po kung ano, kuha kayo ng kahit anong halimbawa kung anong klaseng washer, pwede naman yung PVC rin, na medyo malapad, gagawin nyo siyang parang washer. Ayan, bali didikit natin din sa loob. Tutuloy natin. Ayan po ang kalalapasan po niya, mga kastig. Medyo maluwag pa dahil kulang tayo sa washer. Ayan. So, ang mangyayari niya, nakastig ito. Ito po yan. Hindi ko lang po alam kung madikit na kasi kapali kalalagay ko lang siya nung kanyang yung steel epoxy, konti yung nilagay ko. Dapat pong gagawin ko pa dyan, lalagyan ko pa po yan, kita niyo nakaangat pa siya. Angat pa. Dapat yun, lalagyan ko ng parang PVC powder, sisiksikan niya para mas matibay siya. Hindi ko lang kung kakala siya, pero tingin ko matibay naman yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung gagamit kayo, ito lang gagamitin nyo, itong super glue. Ayun po mga kastig, ang ating ano, kakasa po natin ganyan. Agad, i-diretso natin ganyan. Ayun po yan. So, ito po yan, bubuksan natin. Lagyan po natin ng bala. Ito po yung bala. So, pagkalagay po natin yan, siyempre, papasok po yan dito. Pagpasok po yan dito, nandito po yan sa loob, sa pinakaano. Hindi po yan mahuhulog. Kita nyo, hindi na po siya, hindi ko po po yan itinataktak na gano'n. Bali, pinasok ko lang siya rito sa loob. Pero hindi po siya mahuhulog, kita nyo. Hindi po yan. So pagkapasok po niya sa loob, isa rin nyo, kasa. Lock lang po rito. Kasi pag ano niyan, iikas yan, kaya meron po tayong lock. Lock po yan. So mangyayari dyan, pagkabit nyo yan, nandito po yung pinaka yung sinasabi siya yung tuktungan na eksakto lang siya na pag iganito mo siya sakto siya sa loob. So ito po yan ang mangyayari dyan pag ano yan, hindi po siya mahulog eh, pero itatatak natin para mahulog siya para makita nyo lang dediretso yung kanyang jolly na wala pong problema rito sa tuktungan yan kasi nakasetup na po yan. Pag kasako niyan nakaduktong niyan doon sa mismo pinakita ko sa inyo na sa ganito na nilogan ko. Nakapasok din kung gano'ng kalaki kahaba. Kaya yung jolen, papasok diretso yun sa loob. Ito po, papakita ko sa inyo. Lagyan po ng pala. Ayan. Pagpasok po rito, dito na po yun. Sisiksik sa pinakalagay ng jolen mismo. Ayan, pagkakasa yun, guys, siyempre, yan yun yan. Kakasa yun. Ayan po, wala na pong, ayan, hindi po siya tatanggal yung bala, mahuhulog. Ayan po, wala pong hulog yan. Wala po kaulog-ulog. So, ito po lang yung sinasabi sa inyo ito. Yan, matetestin po natin. Bukas po natin tetestin ito.
Ikakabit ko po yan. Kompleto na yung kanyang new version na chamber na body. Tapos saka itong new version din ng barrel. Pagsasabi-sabi, pupunti-testin ko po yan sa malayo. Long distance po yan. Dito po natin makikita kung sisingaw po yan. Pero sa palagay ko, hindi lang po sisingaw kasi ito po pinakaano niya. Sakto-sakto lang po doon sa pinakabutas ito. Sa pinakakalal itong pinakabarrel natin. Sakto-sakto. Kaya sigurado ako na hindi sisingaw. Kung sumigaw man niya siguro, hindi ganun kalakas na makikita nyo. Kundi parang hangin lang. Pero palagay ko, hindi po sisingaw yan. Kasi ganito rin po yung ginawa ko nung una na version ko doon sa bulitas. Wala lang po sumisingaw. So, palagi ko, sure ako na wala po sisingaw yan. Kaya bukas, malalaman po natin yan pag-upload ko nito sa susunod na video. So, mga ka-stick, yan po, maraming po salamat sa inyo, sa inyong mga oras, sa inyong po pag-suporta sa aking po na YouTube channel. Ngayon po, kung bago na po kayo sa aking YouTube channel, mangyari po mag-subscribe na kayo, like, and share, at para lagi po kayo updated po sa aking mga latest videos. Yan po, maraming po salamat sa inyo lahat. And God bless.